Sino-sino ang mga lalaking naliling kay Gretchen Barreto bago si Tony Boy Cojuangco? Ito ang mga lalaking naling sa kontrobersyal na personalidad na si Gretchen Barreto. Bago makipagkasundo sa isang pribadong buhay kasama ang business magnate na si Tony Boy Cojuangco, nagkaroon ng patas na relasyon si Gretchen Barreto noon. Nakipag-date siya sa mga lalaki at naling sa ilan. At sa kanyang kagandahan, hindi nakakapagtaka kung marami ang mahuhulog sa kanya. Joey Loizaga, anak siya ni Carlos Loizaga, isang basketball legend sa Pilipinas. Si Joey mismo ay basketball player din kung saan naglaro siya para sa Philippine Basketball Association o PBA sa ilalim ng mga koponan ng Ginebra San Miguel, Magnolia, Shell, Alaska at Swift. Noong 1989 PBA opening ceremony, naging muse si Gretchen para sa crowd favorite na Añejo Rum 65 kung saan siya unang nakilala. May mga chismis noon na live-in partner daw sila at halos 10 taon na silang mag-asawa. Dodi Puno, isa siyang opisyal ng gobyerno na nagkaroon ng anak sa dating beauty queen at aktres na si Alma Concepcion. May mga chismis noon na inalok niya si Gretchen na pakasalan ito. Bukod dito, totoo ang romantikong samahan at may mga taong nagsasabing nakita sila sa pampublikong lugar na naghahalikan noon. Aga mula, bago pakasalan ng dating Miss Philippines Universe na si Charlene May Gonzalez, nakipag-date muna siya kay Gretchen. Ipinaris siya kay Gretchen Barreto sa pelikulang Miguelito, Batang Rebelde noong 1985, ay doon na-develop ang kanilang pag-iibigan. Bong Revilla. Noong 1992, habang nagsushoot si Bong at Gretchen ng pelikulang Ako ang Katarungan, ay nasangkot si Gretchen sa isang napaka-kontrobersyal na relasyon sa may asawang aktor na si Bong Revilla, na kanyang nakarelasyon sa loob ng 4 na buwan, ayon kay Gretchen, natapos ang kanilang 4 na buwan na relasyon, nang magdesisyon si Bong na bumalik kay Lani, at nanatiling naging magkaibigan ang dalawa. Ngunit ang muling pagtatambal sana ni Bong Revilla at Gretchen ay naantala at tuluyang kinansela. Dahil sa text message umano na ipinadala ng asawa ni Bong na si Lani Mercado sa kanyang 6 na kaibigan, noong nakatakdang magsimula ang shooting ng kanilang 2nd pelikula, nag-send si Lani ng text sa kanyang mga kaibigan bilang survey na nakasaad, "Kung ikaw si Lani, ipagkakatiwala mo ba ang asawa mong si Senator Bong Revilla kay Gretchen na gumawa ng pelikula?" Isa sa 6 na kaibigan ni Lani ang ipinakita kay Gretchen ang text message. Na nagudyok kay Gretchen na umatras sa proyekto, humingi na rin si Gretchen ng tawad kay Lani na ibinigay naman ni Lani ang kanyang kapatawaran. Ngunit sa hindi sinasadya ay may masabi si Lani na nag-provoke naman kay Gretchen para buhayin ang isyo, bagamat hindi naman daw sinadya ni Lani. Dito ay tinanong siya ng media kung ano ang kanyang Christmas wish para kay Gretchen. At sinagot niya ito na, "Alam ko sa puso niya ang gusto niya ay kasal. Gusto kong makasal siya kay Tony Boy." Kaya nang mapanood ito ni Greta ay kaagad naman itong nag-react. Sa isang panayam, ay sinagot niya ito ng, "Ang wedding at marriage ang dalawang ito ay magkaiba. What I have with Tony is a marriage. A marriage is a commitment between two people. What Lani has with Bong is a wedding, at ang pagtataksil ni Bong sa kanyang asawa ay isang bagay na hindi maganda," ani ni Greta. Pagkatapos ng tiradang ito ni Gretchen ay kaagad namang nag-conduct ng phone patch interview si Lolet Solis sa S-Files. Si Lolet Solis ang manager ni Bong at Lani ng panahong iyon. Ayon sa kanya, hindi niya lubos maintindihan si Gretchen kung ano bang meron si Bong na hindi niya ito makalimat kalimutan. Hindi kagaya ng ibang mga naging girlfriend, umano ni Bong, ay hindi naman nagsasalita pagkatapos ng hiwalayan, dito ay binanggit niya, sina Ruth Ami at Dina Bonneve. Pero bakit si Gretchen hindi tumitigil sa pagsasalita? Dahil sa panayam na iyon ay tinawagan ni Tony Boy si Lolet para kausapin. Nakiusap ito sa talent manager na kung pwede ay itigil na ang kanyang paninira laban kay Gretchen. At sinabi raw ni Lolet kay Tony Boy na kung titigil raw si Gretchen sa pagsasalita laban kay Lani, ay titigil na rin siya sa pagsasalita laban dito. At sinagot naman ito ni Tony Boy na, oo at inaayos na nila ang tungkol doon. Sina Gretchen at Bong ay dating romantikong nalink sa isa't isa at iyon ay bago dumating si Tony Boy sa buhay ni Gretchen. Ricky Abbott, may kissing scandal sila di umano at si Ricky ay bayaw ng kanyang kasalukuyang kinakasama.
Napabalitang nakita sa upscale resto bar na Nouveau sa Greenbelt 2 Makati City, si Ricky Abbott at ang date nitong si Rachel Ann Wolf. Ngunit ng gabi ring iyon, nakita si Ricky na kahalikan si Gretchen Barreto. Si Ricky ay brother-in-law ni Tony Boy, John Estrada, noong nakaraang 2007 nang bumaha sa internet ang kissing photo ng dalawang artistang ito at ikinagulat ng maraming tao. Sila ay komportable nakaupo at naghahalikan sa isang maroon na sopa. Inamin ni John na ang larawan ay kuha mula sa kanyang N90 Nokia cellphone. Pero ayon kay John, hindi siya ang naglabas ng mga litrato at hindi niya umano alam kung paano ito kumalat. Ito ay kuha noong birthday party ng sexy comedian na si Rufa May Quinto. Ayon pa sa kanya, ang kanilang halikan ay walang mali siya dahil kung meron man ay hindi niya ito hayaan na makita ng maraming tao. Gayunpaman, humingi ng paumanhin si John sa mga taong nadamay, lalo na kay Greta.